Okay. Pag nanalo ka ng mga 950 million or less taxes, so sabi mo yan ng mga 800 or 750 million, ano ba dapat ang gagawin mo? Sasabihin ko sa kaaway ko, I can buy you, your friends, and everybody here. Ang laki ng ano ba? Lotto, 658. Yung Ultra Lotto, tumataya ka ba? Yeah. Ako rin, actually. Oo, oh, oh, oh. Mahal din yun, ha? Ayun, ano, magkano na? 900? Well, ngayong nire-record natin, 950 million. Wow, pushing 1 billion. Oo, so the first billionaire. Nako, I wanna be a billionaire, so freaking bad. Tataya ako mamaya. So, ang pag-usapan natin ngayon ay maganda ba kumaya sa Lotto? Kala ko paano manalo sa Lotto. Pwede rin. Well, marami kasi nagtatanong sa social media. Among people, ano daw gagawin mo dun sa Lotto jackpot pag ikaw yung nanalo? Betax pa to, no? Meron pa. But in any case, it's a large sum of money. Okay. So, from the financial planner's point of view, which is tayo. But siguro, before we answer that, it's not just the Lotto, di ba? Kasi there are some instances na bigla kang may mana na na-receive, di ba? Windfall. Oo, yeah, di ba? So, any substantial amount na windfall. Yeah. But syempre, magandang example yung sa Lotto. Mm-hmm. So, ano ba dapat ang gagawin mo pag nakuha mo yung pera? Shit, ang laki nun. Ako, seriously, ilalagay ko siya sa isang trust fund. Okay. Okay. Tapos, yung trust fund na yun, irrevocable. Okay, so hindi pwedeng galawin. Hindi ko na siya pwedeng bawiin. Kasi dalawang trust eh. Isang revocable, pwede mong bawiin. Isang irrevocable. Pwedeng bawiin. Ang irrevocable trust kasi, sa pagkakaalam ko, pag revocable trust, pag compute ng estate tax mo, kasama pa siya. Ang irrevocable, sa pagkakaalam ko din, is hindi na siya kasama. So, pag nalagay ko siya sa irrevocable trust, theoretically speaking, hindi na siya kasama sa estate tax mo. So, pag natigs ako, hindi na siya kasama sa computation. So wala na siya estate tax kasi hindi na siya sa akin. Irrevocable trust fund, anong instructions niya? Yung irrevocable trust fund na yon, ipapamanage ko maybe in a financial institution. Like a bank or a private bank. Tapos, maglalagay ako din ng instruction. Kasi ang lahat ng trust, meron kang tinatawag na beneficiary. Mm-hmm. So, kumbaga, yung kikitain ng trust na yon or nung trust fund na yon is doon mapupunta yung pera. Mm-hmm. So, gagawin ko beneficiary ako. Saka yung mga anak ko, saka yung mga pamilya ko. So, kumbaga, wala na siya sa estate ko. Mm-hmm. Hindi na siya makukumpita na estate tax. Kumbaga, for all intents and purposes, may stand-alone na institution. Na minamanage siya. So, yung trust fund, minamanage siya ng institution. Na binibigyan ka ng pera every so often. Tapos, lalagay ko lang doon na instruction na, kunwari, just, syempre, malaking pera, di ba? So, kunwari, at least 4% lang per year na, you know, napalakihin niya. At least break-even inflation. Okay. So, ayun, pwede na yun. Tapos, for example, if ever I die, or ano, yung mga mga anak ko, for example, pwede ko ring i-consider na ano, no, with the trust na kung ano yung matira doon, is pwedeng magkaroon ng other beneficiaries like foundation. So kasama siya doon sa instructions doon sa trust fund na if ever na may mangyari sa'yo. Gusto mo ba kasama ka rin doon? Pwede rin, oo. Ayun. So may instruction yung trust na pag may nangyari sa'yo, meron siyang next in line na bibigyan ng beneficiary. Yung lahat ng first, kunwari, pag nawala na lahat ng first in line beneficiary, pwede ko rin ilagay doon na may mga second in line na beneficiary. So, ang purpose niyang trust is, number one, hindi ka na magbabayad ng taxes. Sa estate. Doon sa estate, pag namatay ka. So, pangalawa, siya bilang sa ano siya, parang automatic na siya na vending machine na nagbibigay siya ng pera. Lagay ko doon, every month, bigyan ako ng, kunwari, every month, bigyan ako ng X amount, no? Yan. So, kahit na pakidnap kita at wala akong mahihita sa akin. I-force kita na ibigay sa akin, hindi na magagalaw yun. Hindi, kasi irrevocable na yun eh. So, kumbaga kasi, ang may-ari na nung pondo na yun, hindi na ako. Uh-oh. Ang may-ari na yun is yung trust.
So kumbaga ano na lang ako. Yeah, vending machine. Yeah, tama. Right. Pero kunwari yung mga 700. So, may bala kang pakita pa ko ha. Ah, hindi naman. Well, pag yung mga 700 million plus, oh, i-invest mo pa ba yun? Ako? Siguro for the challenge of it, no? Siguro at least to break even inflation. Pero ano ba? Have you done the figures? Sa akin, oo. Oh, okay, sige. Anong ako rin, no? I would actually just put it in a bank. Kasi hindi mo ilalagay sa mga... Mga stock market, ngayon, okay. Mga mutual fund. Mga ganun. Hindi na, kasi masyado na high risk yun. Offshore like Isle of Man, Cayman Island, mga pwede, pero again, gano'n baka convenient gawin yun, no? So, medyo masikaso rin. Kasi para sa akin, 700 million for the next 40 years. 40? Oo. Para kang may budget na half a million a month, which is para sa akin, sobra na. Ibig sabihin, hindi, there's no pressure for me to actually grow my money anymore kasi it's already more than enough, di ba? Actually, kahit iiwan mo lang sa savings account siguro, time deposit, yun nga, ka pa rin na, di ba? Or money market fund. Basta very low risk super investment, pwede fund. Na, di ba? 14 million, pwede pa yun sa money market fund. And yun nga, yun sa'yo nga, sabi mo sa trust fund na may instruction ka doon na naka-invest siya sa mga very low risk lang. Yeah. Oo, na kahit nga hindi niya matalo yung inflation, hindi ka ganun kalaki maapektuhan. Hindi ka, diba? Hindi ka bibili ng Lotto outlet tapos itataya mo yung portion na pa. Ay, alam mo ba na parang kung gusto mong tayaan lahat ng possible combination sa Lotto, okay. Kailangan mo ng 950 million. 950? Mm-hmm. So, pag umabot ng 1 billion peso yung jackpot, oh. Theoretically speaking, pwede mong tayaan lahat. Okay. Kikita ka pa ng 50 million. Assuming na wala kang kahati pag nanalo ka. Oo, mahirap. Pero, physically speaking, impossible siya. Kasi yung lahat ng possible combination ng 958, pag in-input mo siya sa Lotto machine, it will take you parang mga 28 days. Oh, kung ang isang taya ay 25 seconds mo. Hindi ako akit sa numbers, ha, okay. Pero it will take several days. Natandes, kukuha ka ng tao mo na mag-input nun. Kaya lang, sasweldo mo pa yun. Oo. Oh, tsaka, alam nga namang pumunta ka sa Lotto outlet dyan sa... labasan, tapos tatayaan mo. Hindi niya makakaya yun. At sabi pa nila, syempre, di ba, meron ka nung papel, thermal paper na taya mo. Dapat mo yun, di ba? Oo. Hindi, yun pa yun. Pag tinayaan mo lahat ng combination, parang isang truck ng papel yung... Isang truck? Oo, ganun kalaki. Tapos pag nanalo ka, syempre, hahanapin mo po yung papel kung saan tumama, di ba? So, ano siya, medyo physically impossible. But just a trivia. Trivia. Yeah. But of course, what are the good reasons? Siguro, we end this video with, what are the good reasons why you should play the Lotto? Ah, sabi nga nila, di ba, tumaya ka na, nakatulong ka ba? So you don't play the Lotto kasi gusto, kailangan mo ng pera, di ba? So hope is not a strategy, sabi, may nabasa nga. Ito sa cigarette. So you play the Lotto because you want to entertain yourself, di ba? It comes from your entertainment fund. Kasi it's a game. 20 pesos na naman. Pangalawa, it's a way to be charitable kasi it goes to PCSO, which is nakakatulong ng malaki sa mga less fortunate, and they have charitable projects as well, no? Pero yung pang-tuition ng anak mo ay itataya mo sa Lotto, hindi pwede. Wala, does that work? Oo. Hindi talaga. And of course, pag nahahalata mo yung sarili mo na kahit na entertainment fund galing yung pinuntataya mo, pero... Nakakain na yung iba? Hindi. Lagi mo siyang ginagawa, nagiging addict ka na. Baka nagiging gambling problem na siya. So, hindi, you have to be also aware. Parang gambling din, no? Kunwari, every so often, pupunta ka ng mga, you know, mga ganyang, mga casino, ganyan. Okay lang yung mga once in a while. Pero if it becomes a habit, compulsive na din, isang... It's beginning to affect your lifestyle, no? Na hindi mo na mapigilan yung sarili mo. So hindi na siya healthy. Ako actually, pag napapadala ako ng Lotto outlet at walang pila, doon ako tumataya. Ako kapag... 50 million na. Pag malaki na, no? Yeah, that's also true. Pero kasi pag malaki na yung jackpot, ang haba na nung pila. Alam ko may pila. Pero ako, na lang ako na walang pila. Yun nga, ako usually lalo na pag nasa mall ako ng maaga,
umaga, wala pang pila. Usually, ewan ko yung mga Pinoy mahilig tumaya ng hapon gabi bago mag-draw. Alam mo yun? Pero meron ditong ano, Lotto outlet, mga naka-dalawa, tatlo nang naka-jackpot sa kanila. Ah, talaga? So parang ang positioning nila, parang swerte daw swerte. Sila. Swerte. But law of averages. Ay, ewan ko. Ah, pero sa amin din, meron din sa Lotto outlet doon na nagpapanalo na sila ng jackpot. Kaya ang dami din tumataya doon eh. Ako iwas ako doon kasi sayang din yung oras. Alam mo, pipila ka mga 30 minutes, 40 30 minutes. Even yun, more. Oo. So anyway, I hope may natutunan kayo dito sa simpleng video namin. At pag nanalo kayo ng Lotto, huwag nyo kaming kakalimutan. Kasi kaya naming iplano yung lottery winnings nyo. Okay. We'll be your financial planner. We actually offer asset management services. Yes. So kung gusto niyo ipa-manage yung inyong portfolio, we can give you advice and sa maganda investment. Yes, comprehensive financial plan. Para hindi sila matulad sa mga nananalo na Lotto, di ba? Mga na naghirap. Na naghirap. Para statistically speaking daw parang 1 out of 4, 25% Lotto winners eventually they go into poverty. Will not let that happen to you. Yes, okay. So wag niyo kaming kakalimutan pag nanalo kayo sa Lotto. Nandito kami para tulungan palaguin palalo yung pera ninyo. Laging pala to, no? Yon. At pag kami naman ang nanalo sa Lotto, wala na kaming episode next week. Alam niyo na, pag wala kaming episode. Kasi may tumama na sa amin. So yung WealthArchy website namin, magda-down siya bigla. Tapos yung Facebook accounts namin, bigla madi-delete. Social media accounts natin. Abinisyo, void abinisyo. Anyway, if you like this video, then please give it a thumbs up and share it to your friends. Yeah. And please don't forget to subscribe to our YouTube channel. Okay. So, hope to not see you next week. See you next week pag hindi kami nanalo sa Lotto. Okay, bye-bye!